Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang pagpapatuloy at huling yugto ng Liham Kasi Sayang na ipinadala ni Mia dito sa ating dulang Love and Memories. Dumaan muna kami sa bahay ni Naron dahil may kukunin na pasalubong para sa magulang ko. Dahil nagabihan na kami, pero pagpasok ko sa loob ay isinarado ang pintuan at pinilit niya ko. Kaya nakuha niya ang aking pagkababae. Kaya natakot ako at sinabi ko sa kanya na dapat niyang ipagtapat ang nangyari sa amin. At agad ay nagpakasal kami. Kaya natikman ng mamagulang ko ang maginhawang buhay. Sa pagdaraan ng mga araw, ay unti-unting pagbabago ni Roy. Minsan ay may dumating na babae sa aming bahay. At magandang araw sa iyo. Nandito ba si Ron? Dahil wala doon sa opisina eh. At sinabi na umuwi raw siya dito. Kaya kakausapin ko lang. Bakit mo ba kakausapin ang asawa ko? Ano bang kailangan mo sa kanya? At sino ka? Ako si Sheila. Yung pinalitan mo. Nabuntis ako ni Ron. Pero hindi niya ako pinakasalan. Maswerte ka. At ikaw ang pinili niya na maging asawa. Sana di siya magsawa agad sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya kontento sa isang babae? Malalaman mo rin kung ano ang pagkatao ni Ron. Baka magsisi ka sa bandang huli. Pero kung mahal mo siya, ay magtitiis ka na lang dahil sa ginhawa na ibinibigay sa'yo. May dala ba siyang cellphone para matawagan ko? At ibigay sa akin ang kanyang suporta. Kung hindi naman, ay sabihin mo na nagpunta ako rito. Ah, naiwan nga niya yung cellphone niya eh. Akala ko bumalik siya. Pero ikaw palang dumating. Ganun ba? Buti naman at hindi ka suplada. At tulungan mo ako kay Ron ha, na huwag niyang pabayaan ang anak namin. Oo Sheila. Sasabihin ko kay Ron, ang iyong pangangailangan, siguro ay malapit ka ng mga anak at ang laki na ng iyong tiyan eh. Oo, kaya kailangan ko na ng pera para mapaghandaan ang panganganak ko para na rin sa bata. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life. Ron, may nagpunta na babae dito kanina at Sheila ang pangalan. Napuntis mo nga ba? Matigas ang ulo ng babaeng yun ah. Sinabi ko na sa kanya na huwag na siyang lumabas, pero ginawa pa rin niya. Paano naman? Malapit na raw siyang manganak, pero matagal na rin na hindi mo siya dinadalaw. Pati uwas sa bahay ay wala pa. Sobra ng babaeng yun, Mia. Masyado siyang maluho. Akala niya eh, pinupulot ko lang ang pera. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano ang dahilan? At di mo ibinibigay ang suporta para sa kanya? Kawawa naman. Alam mo, pagbuntis ay kung ano-ano ang paglilihian. Abay, hindi paglilihian ang ginagawa niya. Kundi pananamantala at ginagamit ang pagbubuntis niya. Eh, binigyan ko ng leksyon. Para mag-ingat sa paggastos sa perang ibinibigay ko. Hindi yung parang mayaman kong umasta. Ron, minahal mo ba si Sheila? Sabihin mo nga sa akin ng totoo para alam ko kung hindi ka naglilihim sa akin. Hindi, Mia.
Nirasing niya ako ng gusto at sinabi namin yung nangyari sa amin. Pero wala akong matandaan na ginawa ko sa kanya. Gusto lang niya akong pikutin dahil mukha siyang pera. Ano? Mabuti naman, Bes, at pumunta ka rito para hindi ka mainitun sa bahay ninyo. Aba, wala ka namang ginagawa, hindi ba? Oo nga, Bes. Ayaw niya akong mapagod kasi dahil gusto niya magkaroon na kami ng anak. Baka naman binabawalan kang lumabas. Paano ka makapaglilibang yan kung nandun ka lamang na walang ginagawa sa bahay, kundi kumain, matulog? Oo nga, Bes. Natatakot nga ako eh. Baka tumaba ako na hindi pa ako buntis. Alam mo naman, nagaling ako sa mahirap ang buhay. Kaya kinakain ko ang hindi ko natikman noon. Pero ang sobrang pagkain ay apektado ang kalusugan. Bes, dahan-dahan ka lang ha. Yung tamang-tama lang kainin mo. Oo nga eh. Pero hindi bale. Nagpakonsulta na ako sa doktor para alam ko ang dapat kong kainin. Basta mag-ihit ka palagi para matupad ang pangarap ni Ron na magkaroon kayo ng anak. Kaya nga pinuntahan nga kita dito eh, Bes. Para samahan mo uli ako para may sasaway sa akin kung sobra na ang kinakain ko. Ay mahigit ng isang buwan na hindi nadalaw dito si Mia. Ano kayang nangyari sa batang yun? Baka naman ay nagtatampo na. Ayan din ang pinagtataka ko eh. Hindi ba tuwing ikalawang linggo eh, nandito at inaalam ang kalagayan natin? Oo nga eh. May ano kayang dahilan? Hindi tayo dalawin dito. May tayo na nga pumunta sa bahay nila para paminsan-minsan naman makalabas tayo ng bahay. Sige, Andong. Pagkatapos natin na mag-almusal, ay pupunta tayo sa kanilang bahay na malaki na ipinatayo para sa magiging anak nila. Ay, teka. Baka naman buntis na si Mia, kaya hindi na siya lumalabas ng bahay. Kaya hindi na tayo nadadalaw. Eh, kung ganun, ay natutuwa ako pag buntis na si Mia. May maaalagaan na tayong apo habang malakas pa tayo. Ay, sabagay. Talagang dapat lang naman na tumulong tayo sa pag-aalaga sa magiging apo natin. Para naman kahit paano may silbi tayo dito sa mundo. Eh, sigurado, kung buntis na si Mia, ay laking tuwa ni Ron. Dahil ang gusto niya ay magbuntis kaagad si Mia. Ito ang tandaan mo, Sheila. Ayoko nang maulit pa ang pagpunta mo sa bahay dahil ayokong masaktan ang asawa ko. Baka maghinaran na may relasyon tayo. Oo, Ron. Hindi kita matawagan kasi. Kaya sa bahay mo na lang ako pumunta. Pero wala ka rin. Nalabot ang cellphone ko. Kaya hintayin mo lang ang buwan ng suporta ko dahil hindi ko naman nakakalimutan. Oo. Huwag ka nang magalit, Ron. Hindi ko na uulitin na magpakita sa asawa mo. Maswerte siya dahil minahal mo. Pero ako, kahit may anak na tayo, di mo man lang mahalin. Huwag ka nang makulit. Sa asawa ko lang bibigay ang aking pagmamahal. Sige,
Wala akong magagawa kundi magtiis. Hindi bali, ang anak ko na lang ang magmamahal sa akin. Oh, ito ang pera para sa'yo. Pero magtipid ka rin dahil pinagpapagurin kong kitain yan. Nagsisibag ako para lamago ang negosyo at makaipon para sa anak namin ni Mia. Sige, mauna na ako at babalik pa ako ng opisina. Talagang hindi niya ako kayang mahalin. Tanga ko naman. Hindi na pwedeng igit ko ang sarili ko dahil may asawa na siya. Sasamahan niya ako. Pero tumanggi na siya ngayon. Anong aking pagkukulang? Mia! Anak! Ha? Ay, inay! Mabuti naman at punta kayo rito. Pasensya na. Kung di ako nakakadalaw sa inyo sa pagsisilbi ko sa asawa ko. Huwag kang mag-alala, anak. Kami na lang ng itay mo ang dadalaw sa iyo dahil kaya pa namin bumiyahe. Opo, inay. Alam ba ninyo, itong mga nakarang araw, ay di ko po maintindihan itong nararamdaman ko eh. Wala po akong ganang kumain. Ay nako, anak. Kailangan mong magpa-check up para malaman mo kung ano yan. Ay teka, ang mabuti pa ay samahan kita sa doktor habang nandito kami ng itay mo. Ah, sige po, inay. Kailangan na siguro na magpa-check up ako. Baka kung ano na itong nararamdaman ko, baka lumala pa. Mas mabuti kung maagapan ng maaga. Oo naman, anak. Tutal, may pera naman kayo na ibabayad sa doktor. Kaya kailangan na magpa-check up ka kaagad kung may masakit sa iyong katawan. Opo, inay, sandali lang. Magbibis po ako para makapunta tayo sa doktor at malaman ko ang aking karamdaman. Ah, sige, anak. Hintayin kita. Pero magpapaalam muna ako sa itay mo para alam din niya na magpapa-check up ka sa doktor. Nakausap mo na ba si Mia? Eh, anong sabi niya sa'yo? Ay, ba't hindi lang pa nakakapunta dito sa bahay, ha? Eh, oo nga, Andong eh. May masakit sa katawan niya. At wala raw ganang kumain. Kaya sasamahan ko muna na magpa-check up sa doktor. Ay, nako. Kaya pala hindi nadadalaw dito dahil may sakit pala. Oh, bakit... Hindi sinasabi sa asawa para alam niya. Siyempre, nahiya naman na magsabi dahil alam niyang busy sa negosyo ang asawa niya. Sa bagay, tama ka dyan. At saka, kaya pa naman ang katawan niya. Dapat, magpa-check up na. So, sige, umalis na kayo para hindi kayo gabihin. May mahirap ang sumakay ngayon. Ay, hindi naman kami sasakay sa jeep eh. Kundi yung kutsi nila ang gagamitin namin. Ay, naku, Andong. Ngayon ko lang mararanasan ang sumakay sa kutsi. O baka gusto mong sumama at mag-shopping. Ay, naku, ipang huwag na. Ay, hindi na kailangan yan. Bahala na kayo. Basta huwag kayong magtatagal dyan, ha? Baka umuwi si Ron hanapin si Mia. Ay, di sabihin mo na nagpa-check up ang ating anak. Para yun lang, hindi mo masasabi. Una, sige na. Umalis na kayo para hindi na ako maistorbo sa kinakain ko rito.
At baka mabulunan pa ako. Hindi pa ako nabusog eh. Sige na, ko. Malis na kayo. Wala ka na talagang inatupag kundi kumain. Sinasamantala mo. O sige, yung bilin ko, huwag mong kalimutan. Baka magtanong si Ron at akalain na sinamahan kong maglakwat siya lamang. Kaya sabihin mo, nagpa-check up si Mia. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Ron, may sasabihin ko sa'yo. Sana magtinong ka na. Dati-rati, lumalabas tayo. Pero ngayon ay madalang na. Intindihin mo naman ako, Mia. Alam mo naman na may negosyo na pinapalago ako eh. Para sa ating magiging pamilya. Kaya huwag kang mag-isip ng iba ang ginagawa ko. Talaga bang iniiwasan mo na ang mababaeng lumalapit sa'yo? Baka pinapatulan mo at may mabuntis ka na naman. Hindi na, Mia. Pangako ko sa'yo, ikaw lang ang babae dito sa puso ko at kapiling habang buhay. Oh, sige. Maniniwala ako. O nga pala, Ron. Nagpa-check up ako kanina. Sinamahan ako ni inay sa doktor. Ha? Bakit? Ano bang resulta? Ano bang sakit mo? Wala naman, Ron. Kundi ako ay buntis na at magkakaroon na tayo ng anak. Ha? Totoo, Mia? Pinasaya mo ako dahil magkakaroon na ako ng anak sa babaeng mahal ko. Basta, kung anong gusto mong kainin, sabihin mo para maibibili kita. Oo, Ron. Dahil gusto ko na rin magkaanak tayo para may aalagaan ako at di na ako maiinip dito sa bahay. Sundin mo sana ang sinasabi ng doktor na iinumin mong bitamina para malusog ng ating anak. At ganun ka rin. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kumain ka ng mga masusustansyang pagkain para maging malakas ka. Gaya ng mga prutas. Kaya sabihin mo lang kung anong gusto mo para maibili kita. Gabi-gabi ay atrasado kung umuwi si Ron. Kuminsan ay hindi ko na alam kung anong oras siya dumarating. Anong kaya ang ginagawa niya? Bumalik sa dati na isang palikero? Kung mumalaki na ang tiyan ko, kaya ibinaling na sa iba ang hinahanap niyang ligaya. Parang hindi ko kaya. Kailangan ko na huliin siya sakto para matauhan siya at titigil na sa kanyang pambababae. Ano kaya yung tinatago ni Ron sa kanyang kotse? Parang ang dami niyang binili. Kailangan na makita ko. Ano kaya ang mga bagay niyo? Heto. Mga make-up? Pabango? At damit pang babae? Sinasabi ko na nga ba eh. May milagro na naman ang ginagawa si Ron. Sisitayin ko siya. Nandyan na? Kailangan malaman ko kung sino ang pagbibigyan nito. Mia, anong ginagawa mo dyan sa loob ng kotse? Huwag mong pakialaman yan. Sino na naman ang babae mo, Ron? Sa kanya ba ito? Sagutin mo ko! Gwen, Mia, patawarin mo ko. Pinipigilan ko ang sarili ko para di magkasala sa'yo. Pero wala akong magawa. Ganito na talaga ang pagkatao ko. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ron? Talagang hindi mo na maalis ang pambababae mo? Ganun pa?
Akala ko, man, na mahal mo ko eh. Walang ibang babae sa buhay ko, Mia. Sige, sasabihin ko na ang totoo. Ako isang bading, Mia. At lalaki ang kinatatakbo ko. Ano? Kaya, unawain mo ko. Hindi. May pusong babae ako. Hindi. Hindi totoo ang sinabi mo, Ron. Hindi totoo. Hindi. Sa natuklasan ko sa asawa ko, na isa pala siyang bading. Ginamit lang niya ako para hindi siya mapahiya. At di ko na napipigilan sa mga ginagawa niya. Kaya nagtitiis lang ako. At sana magbago rin siya sa darating na panahon. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Mia. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Mia. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, abangan po ninyo ang isa na namang kasaysayan na aming itatampo dito pa rin sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.